tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. What's the story behind the band name Dozer? The name Dozer came from our former band name, which was Bulldozer. Actually, may mga iba pang names, although nag-stick kami sa Dozer. It happened na early 90s, sleepover kami kila, after band practice kila Carl. basically nakatitig lang kami dun sa shelf ng mga toys nila. Tapos may diecast na laruan dun, na Bulldozer. Alam mo na kung ano kung bayat ang 80s ka. Alam mo na yung tapat na. So yun, nag-agree naman kami dun sa Bulldozer and na-relate namin dun sa sound namin kasi medyo may nagbangkit nga sa amin before na slow and sludge. Okay. Eventually became Dozer. Let's start itong banda na Dozer. How did it start? Nag-start ito sa UST. So lahat kami art students sa UST noon. I guess parang sumabay siya sa time na nagkaroon ng band explosion nung 90s. So alam mo nung lahat ng sabi nga nila noon pag nasa building ka ng college namin pag nagbato ka ng coin sa labas pag may tinamaan sigurado may banda yon. So lahat kami may banda noon. Pero as I remember merong isang parang college Battle of the Bands. So most likely yun ang nag-inspire sa amin. Before we formed the band. Nagkaroon ng maliit na band competition. Yeah, nag-mosh pit kami and everything. Wala pang mga phones noon. Tapos parang the next parang, gawin natin to, man. Gusto namin sumali na. Hindi na kami audience. So basically, yung time na yon from start yung college band competition to the next one. Kami na nga yung may banda na kami. Kami pa yung nag-organize nung band competition, yung event. So, yeah. Yung isang medyo talagang bumilib ako, no? Kasi si Randy, very office mate ko sa Smart, Timik lang yan na tao. Nagtatrabaho. Hindi nagsasalita ako yung tatanong yan. Pero, kung paano mo siya marinig kanina, nag-headphone. Grabe. Yung range na yon yung medyo parang ibang klase. Sabi ko. So, yun yung medyo, medyo naiisip ko nung every time narinig ito. Ang taas ng range mo at ng Randy. Sa story behind itong loss. Alright. I think nasa age kami na parang, alam mo na, very emo. Ang daming pinagdadaanan. So lahat, may problema, lahat. So sumulat ako, yun ang emotion namin. Sumulat ako na very cryptic. Wala talagang meaning yung lines. And then, nung nagbuo yung lines, parang it makes sense na, okay, yun nga lang, very, ang kanyang emotion is very, very dark. Which at that time, kasi, yun nga, yung mga issues natin nun, as, early 20s, the look mo alam na. Tapos, intended ko yung kanta, sinulat ko siya para babae ang kakanta. Very influenced ko ng nila Sarah McLachlan, yung Lilith Fair Festival ng time na yun, sila Fiona Apple. So parang gusto kong gumawa ng kanta na parang gano'n ng movies. As I said earlier, hindi gano'n ang nangyari nung binuuna namin. So, yung heavy part, kay Ranz nang galing yun. Yung may chunk sa gitna, kang-kang-kang-kang yun. Siyang naglagay nun. Siya rin,
chinundaw na and inatsu na drop D kami. So para mas mabigat. Oh, drop D. Yung sigaw, I think si Rance, hindi ko alam kung tama, pero at some point may isang gig tayo. Sobrang may pinanggagalingan tong taong to. Bigla siyang sumigaw kasi talaga frustrated. Yeah! Ganoon, tapos yun, sabi natin, that works. So, ganoon na yung... Naging intro na talaga. Naging intro na siya. So, kasalanan niya. Bakit naging ganda? So yun nga, ang point ko parang hindi yun yung intention ng kanta, pero nung nagbuo pati yung bassline, pati yung drums, bumigat siya. So imagine from, you know, Fiona Apple to as heavy as that. Yun nga, yung sabi nga ni Jen, it was meant for another jam na nga. Pero, yun nga, yung first time ko narinig yung acoustic demo ni Jen. Actually, yun nga, naalala ko nga is, well, narelate ko is, more of ethereal goth type na ballad nga siya. Ganun yung the way it was presented ni Jen. For me, I guess also, for the whole band, I guess, yung sa amin is the... When we were playing, there's a production at the Music Museum, and but that part is more of, let's say it's more of technical because we've been playing at small clubs, nag-schools ba tayo? Did we do schools except for USC? Pero yeah, usual ano na mga auditoriums, but yung equipment. Yeah, equipment kasi can only do so much in those certain instances, and sometimes I could even say medyo crappy. But when we got to Music Museum and we did a sound check pa lang, it was so, for me, parang ang OA ko pero parang heavenly ang dating, because I can hear myself, I can hear the other members of the band, I can go anywhere in the stage, I can go everywhere. Tapos malinis na narinig ko lahat. Instead of kabangkat, actually first time kami nag-music, I don't know about the guys. Siyempre, it's a bigger venue, I think. So may kabaka. Pero nung once that the sound check came in and the first few notes of the performance came in, and then alam mo salong-salo ka ng sound. Parang it actually gave us, even or me, more ano, parang ano ka pa? Excitement. Oh. Balance yung kaba. Balance. Balance. Parang ang yung ganito pala pag medyo pro level ng naririnig mo in production. Kasi dati, 'di ba, minsan hindi mo na marinig sa monitor, si drummer lang ang may monitor. Okay, tapos nagaano natingilan na lang kayo. Minsan yung amp, nakaranas akong amp, wala yung amp ko, wala, pero monitor meron. Weird. at that aspect, for me, yun. Oo, naisip ko nga yung isang gig namin sa Millennium. Kala, naalala niyo yung Millennia Bar. Sa Millennia. Kamuning. Kamuning. Yes. Kamuning. Millennia. Oo, parang ganun. Tapos, tumutugtog kami. Alam mo naman ang mga Pinoy audience, minsan, very reserved. So... hindi naman sila, alam mo yun, kapalakpak sila, hindi naman talaga tatayo yan, less kilala ang banda. So tumutugtog kami, meron kaming covers, meron kaming original. Nung tayo na yun, binuo namin yung cover, nag-cover kami ng Hump. Ano yun, Stars, di ba? Stars, oh. Yeah, very underrated siya sa scene. Tapos nung nag-start kami, very prominent yung kanyang intro, yung guitar intro. Pag start namin nung guitar, lahat ng mga nasa puntahan sa harap na first time nangyari sa amin, kasi alam nila yung kanta, tapos kumupo sila sa harap ng, kasi walang tao dun eh, kumupo sila, parang nag-engage sila sa amin at that time. So for some reason, nagkaroon kami ng connection with the audience that one, na very very rare sa isang banda na hindi naman talaga kilala. Tapos ito yung mga taong to, mga banda rin, kasi nga gusto nila yung cover na yon.
kept. Unfortunately, yeah, they stayed throughout the, even the original. So, sa akin yun yung isa sa mga memorable gigs namin. But as we got older, tapos matagal sa banda and we got to mature, siguro I guess that each member has recognized each's own they call it strengths and weaknesses. And then so each member has a role to play na and try not to step on each other's boundaries in terms of, for example, Jem does some of the artworks, considering we are all fine art students. Joy and I would do the production. Joe actually does the food and like Karn. Rance tries to sing very well. You know. Actually, the songs, but to sum up what it means when I wrote it, I tried to capture the feeling of how someone you trust or have given yourself fully to lifts you up, just to pull you down, and until you crawl back to your own comfort zone. Yun na. Bugat song na naman to, Rant. Yeah, sorry. Sabi ko nga sa'yo, nai-ubik back 90s. Yun. Yun, although it feels great to be able to play your favorite band songs, it's more fulfilling to make your own song, especially as a man. Yun nga, yun composing naman. Compose songs that you relate to. Tapos try to immortalize yung that feeling, the feeling of that rare moment. At least in a five minute or more song. So. Yeah. Do what you love. Do what you love. Usually, makinig ka ng makinig ng music na gusto mo, pero at the end of the day, hanapin mo yung direction mo, yung tunog mo talaga. And that will, you know, you will be cut above the rest. So, yun lang. Sundan mo lang yung direction. If you asked me 5 or 10 years ago, first thing that I tell the kids is buy a tuner. Then, actually, ngayon, hindi na, they have no excuse because a tuner is already free as an app in your cell phone. And then you can buy the clip-on tuners like 400, 200 pesos na lang online. So, but again, it's not an excuse. Still buy a tuner. Be in tune. That's mabuting in tune and malinis rather than mabilis ka nga, sabog ka naman. Which comes to also practice. And play your influences. It's okay. Just play your influences. But carve, like the same thing as the other guy said, carve your own path in the music that you do by creating, like writing songs and be your own personality. Yeah. So music, if you love singing, scream your lungs out. Compassion is writing for your heart out. It's a lyrics in 3 verses. Sa banda naman, kailangan maging, hindi pa na actually kailangan magaling, pero with everything you do, you do the best of your ability, and then you reward. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.